Ang i-discuss natin ngayon ay paano mag-bookkeeping ang isang palaman business. Ang mga transactions niya ay itong mga nakalista dito sa kaliwa. So, isa-isayin natin yan. So, paano yung magiging treatment. So, unang transaction, yung pagbili ng mani. Yung kung ito yung gagawin niya palaman. Halimbawa, mani yung palaman na gagawin niya. So, pagbili niya ng mani, ang magiging journal entry niya ay debit direct materials, credit cash. So, for simplicity, ginawa natin tigi 100 lang yung mga amounts para madaling computin. So, itong entry na ito ay ipapasok niya sa cash disbursement book. So, kung ang transaction niya naman ay pagbili ng asukal, ang magiging entry niya ay direct debit direct materials credit cash. Yan, 100 din. So, sa cash disbursement book din yan. So, ina-advise ko rin kayo na panoorin yung video natin tungkol sa cash disbursement book. Para makikita nyo kung ano yung epekto, lalo na pagkatapos na gawin yung entry sa cash disbursement book, i-update papunta dun sa general ledger. So, kung ang transaction niya naman ay pagbili ng vegetable oil, ang magiging journal entry niya ay debit direct materials, credit cash. Ganyan. Sa cash disbursement book din yan. Ngayon, kung ang transaction niya ay pagbili ng mga bote, ang entry niya ay debit factory overhead, credit cash. Sa cash disbursement book din yan. So, ang transaction niya naman ay pagbili ng mga sealer, ang entry niya ay debit factory overhead credit cash. Sa cash disbursement book din yan. Kung ang entry niya naman ay pagbili ng mga label, ang entry niya ay ganun din, factory overhead debit factory overhead credit cash. Sa cash disbursement book din yan. Kung ang transaction niya naman ay pagbili ng LPG, ang entry niya ay debit factory overhead credit cash. Sa cash disbursement book din yan. Kung ang entry naman niya ay pamasahe, na masahe siya, ang entry niya ay debit transportation, credit cash. Sa cash disbursement book din yan. So, kung ang transaction niya naman ay nagbayad siya ng renta, ang entry niya ay debit rent, credit cash. Yan, cash disbursement book din yan. So, kung withholding agent siya, meron din siyang withholding tax payable na 5%. So, dun sa video natin sa cash disbursement book, diniscuss natin kung paano yung computation ng 5% withholding tax. So, sa transaction, kung ang transaction naman niya ay nagbayad siya ng kuryente, ang entry niya ay debit light and water, credit cash. Sa cash disbursement book din yan. Kung ang transaction niya naman ay yung inventory cost, yung pag-compute na ng inventory cost, ang gagawin niya, ang entry niya ay debit inventories, credit direct materials, credit factory overhead. So, ang ginagawa niya rito ay kinoclose niya yung direct materials niya, pati yung factory overhead niya, papunta dun sa inventories. So, dito, paano natin na-compute yung 300 dahil dun sa ang direct material sa atin ay yan, 1, 2, 3. So, 300. Yung factory overhead naman natin ay 1, 2, 3, 4. Kaya 400. Yan. Kaya 300 yung direct materials, factory overhead ay 400. Kaya naging 700. So, yung inventory cost ay 700. So, kung halimbawa sa 700, nakaproduce ka ng 10 units ng palaman, so, ibig sabihin, yung unit cost ay 70 pesos. 70 pesos unit cost. Cost ng kada unit na palaman na na-produce mo. So, kung nakabenta ka na,
ang entry mo ay debit cash, credit sales, 100 pesos halimbawa yung isang palaman, 100 pesos. Tapos meron ka pang second entry, debit cost of sales, credit inventories, 70 pesos. 70 pesos ito yung unit cost. Itong example natin ay ina-assume natin na isang unit yung nabenta, kaya 100, ibig sabihin ito yung selling price mo. Tapos 70 pesos yan yung unit cost. Yan yun. So itong first entry ay sa cash receipts book papasok. So in-advise ko rin na panoorin nyo yung video natin tungkol sa cash receipts book para makita nyo yung epekto na pag-update from the cash receipts book papunta sa general ledger. Itong second entry naman, cost of sales saka credit inventories sa general book or ledger, general book or journal papasok. Ayan. Ito nga palang entry na to, debit inventories, credit, direct materials saka factory overhead, dun din sa general book or general journal papasok. So basically ganyan yung pagbookkeep sa palaman business. Kung may question kayo, paki-sulat nyo na doon sa comments sa baba ng video natin at huwag nyo kalimutan na mag-subscribe.